tayo ngayon ay nasa edukasyon sa pagpapakatao by tang tatlo. Ang ating paksa na kapagpapakita ng mga kaugalingang Pilipino. Tayo ay nasa ikatlong markahan, unang linggo, Aralin 2. Mga inaasahan. Pagkatapos ng aralin, ang mga bata ay nasang makapagpapakita ng mga kaugalian Pilipino tulad ng pagsunod sa tamang tagupili ng mga nakatatanda. Unang pagsubok, pagmasdang mabuti ang mga larawan, gumawa ng maikling kwento tungkol dito gamit ang magagalang na kaugalian ng batang Pilipino. Mga kasagutan. Ang mag-anak po ay sama-samang kumakain. Pagkatapos sila po ay naglinis ng tinag, kainan nila. Mahal sa ibigan. Tama ang iyong kasagutan. Natatandaan mo pa ba ang mga tagubilin? Upaalala sa iyo ng mga nakatatanda. Sa isahin ang mga ito, nasusunod mo ba ang mga ito? Bakit? At bakit hindi? Katulad na lang ng nasa larawan. Batay sa mga tagubilin na nasa larawan, ano-ano ang matatandaan ng iba pang tagubilin sa inyo ng nakatatanda sa inyo. Suriin kung ang lahat ng mga tagubili ay dapat sundin. Magbigay ng sariling opinyon. Maliparan, ang pagsunod sa nakatatanda ay mabuting kaugaliang Pilipino. Ayusin ang paligid ng inyong bahay para higit na makapagnilay o makapag-isip ng mapayapa. Sa pagnilay, damhin ang paligid na hindi kailangang pansinin ang nasa paligid. Tanging ang sarili lang ang kakausapin. Tapos po nilang sabay-sabay kasama ng kanilang magulang, sila ay agad nilalit ng pinagpalitan. Natatandaan mo pa ba ang mga tagubilin o paalala sa iyo ng mga nakatatanda? Isa-isahin ang mga ito. Nasusunod mo ba ang mga ito? Bakit? At bakit hindi? Katulad na lang sa larawan. Batay sa mga tagubilin na nasa larawan, ano-ano ang natatandaan yung iba pang mga tagubilin ng nakatanda sa inyo? Suriin po ang lahat ng mga tagubilin ay dapat sundin. Magbigay ng opinion. Ang mga sumusunod, ang pagsunod sa nakatatanda ay mabuting kaugaliang Pilipino. Ayusin ang paligid ng iyong bahay para higit na makapagnilay o makapag-isip ng mapayapa. Mga pagsasanay, gawain sa panto. Sagutan ang sumusunod na tanong sa inyong papel. Ano ang dapat mong gawin kung una, nakita mong hindi nakahanay ang iyong kaklase sa pagbili sa kantina? Ano ang iyong dapat gawin?
Pangalawa, ang iyong kaibigan ay gumagamit ng radyo sa loob ng silid na aklatan. Ano ang dapat mong gawin? Pangatlo, pinipitas ng isang mag-aaral ang bulaklak sa hardin ng paaralan. Ano ang dapat mong gawin? Pang-apat, nagtapon ng tissue paper ang iyong kapatid sa toilet bowl ng palipunan. Ano ang dapat mong gawin? Panglima, umaakyat ang isang bata sa bakod ng paaralan upang makapasok. Ano ang dapat mong gawin? Tingnan natin kung tama ba kayo sa inyong mga dapat gawin. Ayan ang tamang kasagutan. Nakasagot ba ng tama? Mahusay kung nakasagot kayo ng tama. Gawain dalawa, sumulat ng mga taguhulin ng mga nakatatanda upang magamit sa sarili araw-araw. Ito, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Maging matulungin sa matatanda, gumawa ng tama kahit walang nakakakita. Ang kasagutan ay base sa larawan. Tama ba kayo? Mahusay ka sa gawain tatlo. Alin sa mga sumusunod ang mga taguhilin ng mga nakatatanda? Lagyan ng check kung oo at tekis naman kung hindi. Unang bilang, lumabas ng bahay kahit gabi na. Ano kaya ang tama ito? Pag-isipan mo na bago na hintayin ang pagkakataon. Laging kumita. Pangatlo, makinig sa kagubing ng magulang at turo. Pang-apat, laging magtugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Pang-lima, manlalangin bago matulog. Tingnan natin ang tamang kasagutan. Ayan ang tamang kasagutan. Ang unang bilang ay X. Pangalawa, pangatlo, pang-apat at pang-lima. Check lahat ng sagot. Tama ba kayo ng sagot? Magaling po. Pag-alaman tayo, ano ang inyong natutunan? Ang pagsunod sa tanong ng mga nakatatanda ay isang mabuting kaugalian ng mga Pilipino at isa sa mga ng batang mo sa pagiging mabuting mamamayang Pilipino. Pagpapahalaga, pagmasdan ang mga larawan, nagagawa mo ba ang pinapakita sa mga larawan? Dapat nagagawa niyan. Nakapagpakita ng mga
kaugaliang Pilipino. Tulad ng pagsunod sa tamang tanggulin ng mga gumuhit ng caterpillar organizer sa isang papel. Sa loob ng kurba ng caterpillar, isulat ang mga tanggulin o paalala mula sa ulo ng caterpillar. Ang pinakamadalas na tundin at sa may buntot naman ang hindi madalas sundin. Ayan, ang pinaka madalas sundin, syempre tama yan, mag-o at opo. Masunod sa utos, magmamano, umalang sa matatanda, maglinis ng pusa, magpagal ng kapatid. Usay! Pagsusulit, dalawa. Alin sa mga susunod ang mga kagulitin ng mga nakatatanda? Isulat ang opo o hindi po. Isulat sa dinin ang sagot. Sa sagutan papel. Doon sa sagutan papel mo, gawin. Una, ayusin ang higaan pagkagising. Opo, pangalawa, kumain ng mas sustansyang pagkain. Opo, o hindi. Paano makinig sa tagutilin ng matatanda? Opo, o hindi po. Tingnan natin. Pang-apat, laging magsuot ng face mask sa tuwing lalabas ng bahay. Opo, pang-lima, pag-usap sa ibang lala. Opo, hindi po. Ano ang tamang kasagutan? Ang unang bilang, pangalawang bilang, pangatlong bilang at pang-apat na bilang ang mga kasagutan ay opo. Sa panglimang bilang, ang tamang sagot ay hindi. Yan, kasagot ba kayo ng tama? Mahusay kayo po. At ng mga tagupilin ng mga nakatatanda upang magamit sa sarili araw-araw. Gawin basihan ang larawan. Isulat sa salitang pagkilang ng sakot. Tingnan natin kung magkaparehas ng kasagutan mga tagupilin. Mahalin at igalang ang tatanda, maging mabait sa kapwa, sumunod ng maayos sa mga utos ng utang, umawa ng mabuti, at mga pag-iingatan. Tama ba ang inyong mga naisulat? Magaling. Magtanong sa inyong mga magulang at kasambahay o kasama sa bahay na nakatatanda kung ano-ano ang kanilang mga tagubilin. Isulat ito sa malinis na papel ang mga sakot upang magamit lalo sa sariling kapakanan. Tingnan natin kung ano nga yun. Ayan, ang kanilang mga tanggulin, maging masunurin sa magulang,
bagong